objective dun sa lesson plan. Eh, parang ganito itong ating nakita, eh, no? Si sumulat ito si Lucas. Sinabi na agad dito sa verse 1 pa lang yung objective ng parable na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito sa objective that they should always pray and never lose hope. Ang sabi sa Tagalog na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. So, meron kasing kaibahan yung English tsaka yung Tagalog eh. Yung kasing sa English ay huwag silang mawala ng pag-asa. Yung ginamit sa easy to read version. Sa Tagalog ay huwag manlupaypay. Bagamat yan po sa dito sa Greek, yung ginamit niya na ekakeyo, ang kahulugan daw po niyan ay to be utterly spiritless, to be wearied out, exhausted. So, halos, bagamat magkaiba yung sa English at saka sa Tagalog, pero parehong nasakop nung dalawa na yon ang kahulugan nung Grego na yung faint. So, faint ang English kasi sa King James Version eh. Not to faint. Easy to read version, not to lose hope. Huwag man lupaypay. And therefore, ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagtuturo sa atin dito sa Lucas 18 na ang kanyang mga mananampalataya ay palagi dapat na nananalangin. At sa pananalangin na ito ay dalawang bagay ang itinuturo dito. Yung unang parable ay ito ay nagtuturo ng pananalangin ng palagian. Ito namang ikaw lang parable, nagtuturo ito ng sincerity sa pananalangin. So, ito yung dalawang sabihin natin ay ingredients, kumbaga sa pagkain. Dalawang ingredients sa effectual prayers. Yung, di ba pag, bakit kasi may sinasabi rito na huwag man lupaypay? Bakit sinasabi na huwag man lupaypay? Ibig sabihin, merong posibilidad na manlupaypay, may posibilidad na mawala ng pag-asa. Panghinaan. Eh bakit ba ang tao panghinaan? Nananalangin na nga siya eh. Bakit pa panghinaan sa kanyang pananalangin? Ay ibig lang sabihin dito, eh sa pananalangin niya, hindi niya agad natanggap. Yung kanya ay pinapanalangin, tama po ba? Hindi immediate yung kanyang yung answer doon sa kanyang prayer. So, ang ano ng Panginoon, parang sinasabi sa atin na kung hindi mo pa natatanggap yung pinapanalangin mo, magpatuloy ka, be persistent, kagaya nitong widow na ito. Pero, nice ko muna ipapansin sa inyo, yung contrast na ipinakita dito ng ating Panginoong Jesucristo sa parable. Yung contrast niya doon sa unjust judge. Diba ginamit yung unjust God, judge doon sa in contrast sa Diyos. Itong unjust judge ay hindi siya pumapansin no ng mga lumalapit sa kanya. Kasi kung unjust judge siya, marahil yung babae na inihingi niya ng hustisya, yung kanyang kaso, marahil ito ay patungkol ito sa nangyari sa kanyang asawa. Oh, di ba? Kasi byuda siya eh. Baka pinatay yung kanyang asawa halimbawa. Kaya sabi niya sa avenge me of mine adversary, sabi sa verse 3. So marahil ay yung hukom na ito, siya yung
humawak ng kaso at baka yung kriminal, eh, binayaran siya. Kaya, natalo yung kaso ng babae, nawalan ng hustisya. Pero, di ba sa korte, merong ano, pag sa unang kaso ay talo, pwede mo ipakapaglaban, di ba? So, meron pang apila. So, siguro ito yung nais ng babae na iapila. At pwedeng manalo sa Court of Appeals, di ba? Pwedeng mabaliktad yung kaso. So, itong unjust judge na ito ay nais niya na sa susunod siguro, hindi, pagbibigyan na niya, alam niya na mali yung hatol na ginawad niya. So, ito yung ugali nung unjust judge. Ang Panginoong Diyos, hindi naman siya unjust. Ang ating Panginoon ay just. He is God of justice. Makatwiran siya. Kung kaya nga, at tapos ito pang unjust judge, hindi naman siya nakikinig ng mga daing sa kanya. Eh, ang sinasabi rito, ang Diyos, siya ay always attentive sa hinaing ng kanyang dito nga sa verse 7 eh. Sabi doon sa verse 7, "And shall not God avenge his own elect who cried day and night unto him, though he bear long with them?" Eh, di ba yung mga mananampalataya, tayo lang naman din ang naniniwala na tayo mga mananampalataya, tayo hinirang ng Panginoong Diyos. And yung pagkakahirang sa atin, sabihin, sa umpisa pa lang, eh, tayo ay nilingap na ng Panginoon. Diba? Pinili na nga eh. Kung kaya nga, bakit naman kapag tayo ay mananalangin sa Kanya, hindi naman niya tayo pagbibigyan? Eh, inihiwale na nga tayo, ibinukod na nga tayo sa mga iba. Eh, yung mga iba na hindi niya pinili, nananalangin sa Kanya eh. Eh, pagkatapos, tayo pang mga pinili ang hindi niya pagbibigyan sa kanyang panalangin, sa ating panalangin. Eh, ang Panginoong Diyos, eh, mapagbiyaya nga siya eh. Oh. Ang tanong, ang Panginoong Diyos ba ay kinakailangan ba na paulit-ulit bago niya didinggin yung panalangin? Hindi po ang tinutukoy dito yung paulit-ulit. Ang tinuturo po dito, being persistent. Talagang hindi po naman nangangahulugan na pag hindi ka persistent, eh hindi didinggin ng Panginoong Diyos ang iyong panalangin. May mga pagkakataon talaga, sadya, na kinakailangan maging persistent ka. Kung sa unang panalangin mo ay hindi na dinig yung iyong hinaing sa Panginoong Diyos. So, ano yung possible na dahilan? Ang possible na dahilan dyan ay ang Panginoong Diyos ay nais ka pa niya na mag-grow sa iyong ika nga ay pagiging Kristiyano, sa iyong pananampalataya sa Kanya. Gusto ng Panginoon, kasi yung panalangin, it is communion with God. Yung ikaw ay nananalangin sa Panginoon persistently, kung susundin mo, alam ba, hindi ka pa persistent manalangin, eh nabasa mo, sinasabi na maging persistent sa pananalangin, eh kapag ginawa mo yan, maging persistent sa panalangin, merong nangyayari sa iyo. Merong paglago sa iyong personal na buhay bilang isang Kristiyano. Yung persistent prayer ay hindi para sa Diyos. Yan ay para sa iyo. Yan ang dapat natin na maintindihan. Ikabubuti mo. Hindi lang dahil sa, hindi yung primarily ay para masagot yung dalangin mo. Kundi para sa iyong sarili. For your well-being. Para sa iyong pag-grow. Pag-develop bilang isang mananampalataya. Ang usapin dito, mga kapatid, ay pananampalataya. Di ba ang sabi rito sa bandang huli, sabi ko nga sa inyo, patungkol sa panalangin ito eh. Itong dalawang parable na ito. Kaya, pero may kinalaman sa pananampalataya. Kasi, sabi ng, yung conclusion ng Panginoon, doon sa verse 8, verse 8 ba yun? Ah, tama, verse 8. Ang sabi niya,
I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Ayan, pagdating ba ng Panginoong Jesucristo, kasi sarili niya tinutukoy niya eh. Yung Son of Man, siya yun. Pagbalik ba niya rito, makakasumpong ba siya ng pananampalataya sa lupa? Ito po ay, hindi po ito tumutukoy lang sa mga unbeliever. Tumutukoy po ito sa mga mananampalataya na. Ang ibig lamang sabihin dito, meron pong sa pagdating ng Panginoon, may mga masusumpungan na mga Kristiyano, may pananampalataya doon sa Panginoon, pero nasa kalagayang tinatawag na Laodicean Church. Mga ikangay ng lalamig na, hindi po ba? Hindi natin alam kung anong dahilan, pero ayaw ng Panginoon na dumating ka bila ikaw ay kanyang mananampalataya, bila ikaw ay kanyang hinirang, ayaw ng Panginoon na darating siya na ikaw ay ang pananampalataya mo ay nanlalamig. Kaya nga, para ang ikaw ay laging mainit sa iyong pananampalataya, ay maging habit mo ang pananalangin. So makatutulong yun sa iyong pananampalataya para ito'y mapaiting. And commission din, kaya din hindi pa nasasagot ang iyong panalangin, ay dahil nga sa ganun ang kalagayan ng iyong pananampalataya. Na hindi pa ganun ka-intense. Sa pananalangin mo ay, sabihin natin ay, pag manalangin ka minsan, makaluwa, parang sabihin mo, narinig na naman ng Panginoong Diyos yun. Okay na yan. Hintahin ko na lang yung sagot. Parang, pero hindi po yun ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Na sige lang, ipanalangin mo. At meron pong pananalangin yung sa pangalawa, kasi sincerity ang sinasabi rito eh. Minsan kasi, may mga tao na yung ipinapanalangin nila, hindi naman talaga sila, wala silang certainty na yung panalangin nila ay tutugunin ng Panginoon. Kumbaga, sa kanilang pananalangin, nagbabaka sakali lang sila. Baka naman didinggin ng Panginoon. Pero hindi po yun ang klase ng attitude na itinuturo ng Panginoon na dapat taglayin ng mananalangin sa Kanya. Ang attitude na gustong ipa-imbibe sa atin ng ating Panginoon ay yung panalangin, you are very positive. Eh, yung tanong sa sarili mo, minsan kasi hindi mo alam, ako ba talaga positive ba talaga ako doon sa aking panalangin? Kasi kung minsan, di ba, bahala ng Panginoon kung anong kalooban niya. Pero, doon ka nakatingin sa kututugon ba ang Panginoon o hindi. Ang nakalimutan mo, tingnan mo yung pananampalataya mo, baka naman may problema doon sa pananampalataya mo, sa iyong pananalangin. Naalala ko tuloy sa James 1, di ba? May sinabi doon. I think sa 17 ba yun na yung tao daw na merong nagdadalawang isip? Oo, double-minded. Ay, huwag niyang asahan na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Parang ganun ang sinasabi doon. Kaya, sa pananalangin, kung ikaw ay double-minded, kung paulit-ulit ang panalangin, baka mababago yung pagiging double-minded mo. Kung paulit-ulit mo ipinapanalangin, ay baka dumating sa punto na kung hindi ka positive sa prayer mo, ay maging positive ka na rin, no? So, maganda yung inihahatid sa atin doon sa ating panalangin na paulit-ulit yung persistence. Kasi yung paulit-ulit, inyong nagpapakita rin ng persistence, di pa ba? Yung paulit-ulit mo ipinapanalangin. Again, let me remind you, hindi yun dahil sa paulit-ulit kaya ka didinggin, kundi ang nais ng Panginoon din, ikaw din ay maging persistent sa pananalangin. And yung sincerity nga, kagaya nga na sinasabi natin, kung ikaw ay double-minded, wala na talagang sincerity doon sa pananalangin. Ay, paano ko malalaman na talagang sa aking pananalangin, ako ay sincere na? Merong emotion sa iyo.
na yung inaasahan mo na mangyayari. Kahit na, alba, baka kuminsan kasi sa unang panalangin mo, nagbaka sakali ka. Kaya pag nanalangin ka uli, eh parang yung unang mong panalangin, dati mong panalangin, puro pagbaka sakali yan, eh parang walang credit yung mga unang mong panalangin. Hanggang sa dumating ka sa pananalangin na ano na, talagang nandun na yung buong emotion mo na napaka-positive mo na talaga. Diba? Kaya, kumbaga ay parang sa continuous prayer, try and try hanggang sa hindi mo alam nga kasi hindi mo na nga sabihin natin, hindi mo naman kasi na-assess ang quality ng prayer mo, eh baka nga ganun nangyayari. Yung maraming paulit-ulit na panalangin, eh mababang quality. Kasi pagbabakasakali lang, eh dumating na sa punto na very positive ka na kasi sa paulit-ulit mo ipinapanalangin yon, ay baka doon ka nadidinggin ng Panginoon. Diba? Kasi, bakit naman ipagkakait ng Panginoon yung dalangin sa Kanya? And then, kumbaga, ito para sa ikabubuti mo at wala ka namang sabihin natin ay wala namang tao na ikaw ay mapiperwisyo doon sa ipinapanalangin mo dahil Kristiyano ka nga eh. Hindi ka naman mananalangin na ikapaperwisyo ng iba. Eh, ang nais ng Diyos ay sa ikabubuti mo. Ay bakit naman hindi ibibigay ng Panginoon yun? No? Eh, bakit naman i-withhold sa'yo ng Panginoon yun? Yung inihiling mo. Eh, grace, gracious God nga siya. Makapangyarihan. Mapagmahal. O, edi, tanongin mo ang sarili mo. Bakit hindi mo natatanggap? So, alisin mo yung mga bagay na nakakahadlang para ang dalangin mo ay hindi rin mahadlangan. Halimbawa, ano ba yung mga bagay na sabihin natin ay labas sa kalooban ng Panginoon? Eh madali namang i-assess yan. Kung Kristiyano ka na, kapakinig ka ng salita ng Diyos, alam mo na yung mga kalooban ng Panginoon. Pwede, alisin mo na yung mga labag sa kalooban ng Panginoon. Malay mo, I think, yan talaga. Ang nakakahinder, yan ang pumipigil din para hindi mo matanggap agad yung talaga namang willing ang Panginoon na ibigay sa iyo. Yan ang isang magandang bagay na ay tinuturo sa atin sa pagkakataong ito. So, yung emotion nandun, paano malalaman na positive ka na? Halimbawa, yung pinapanalangin mo, isang bagay na maganda sa buhay mo, eh dapat, eh, nandun yung excitement. Para bang halimbawa, nanalangin ka ngayon, parang ang pakiramdam mo, naku, mamaya, sasagutin na ng Panginoon. And then, eh dumating yung mamaya, ay parang hindi pa dumating. Kasi naglagay ka ng timetable, di ba? O time frame, sabi, ganito, ganitong panahon, ibibigay na ng Panginoon. Positive ka na, no? Kasi ikaw yung sinasabi mo na, ito mamaya o bukas. Eh dumating yung oras na parang sinabi mong doon didinggin ng Panginoon, ay hindi dumating. Ha? Ay, pwede ka na rin malupay-pay noon. Parang mawalan ka na ng pag-asa. Ay, hindi pa rin dapat. Kung ikaw'y positive, kung hindi dumating, ah, baka bukas. Paulit-ulit na, baka bukas hanggang sa, basta nandun, maasa ka na immediately matatanggap mo agad. Diba? Kahit na dumating yung immediately, hindi dumating, ganun pa rin. So, pag ganun na yung klase ng damdamin mo, eh, nasunod mo na yun na pangalawang ingredients na. Nandun talaga yung sincerity. Parang inhalimbawa dito, so of course, nandun naman yung kapakumbabaan. Pero itong sinasabi rito sa pangalawang parable kasi, napansin mo ba yung publikano o yung tax collector? Di ba yung pananalangin niya with full emotion? Na alam niya na siya'y makasalanan kaya hindi siya makatingin sa Panginoon. Yun namang isa, nagmamalaki. So, ang gusto ko lang na bigyan ng punto dito, meron talagang damdamin doon sa pananalangin. Kailangan, yung sincerity kasi, nasa damdamin yun eh. Di ba yung pagiging sincere? So, hindi basta nabigkas ng bibig mo. Kaya nga, may mga ibang nananalangin, talagang yun, kagaya nito, naniniwala ako na itong tax collector na ito ay talagang baka umiiyak pa ito eh. No? Kasi yung sincerity ng kanyang pananalangin ay nandoon. Hindi basta mabigkas lamang ng kanyang bibig. Merong mga lalay, mga nananalangin na
may maganda silang inaasahan, eh ano yung tataglay nila? Aba, edi yung parang masaya sila, no? Nandun yung kasiyahan nila. Nandun excitement nila. Yan. So, nawa po dito sa ating napag-aralan na ito, ay kung hindi pa ganun yung ating klase ng pananampalataya sa panalangin, ay i-pray din natin sa Panginoon. Isama rin natin sa panalangin yun. Kumisang, pag nananalangin tayo, ay, di ba, nagkakaroon ng parang lumilipad kumisang ang isipan natin, no? Alam nyo, ang kaaway, ganyan yan eh. Kasi ang power ay nakapaloob yan sa prayer. There is power in prayer. So, para maging powerless yung prayer mo, di ba? Eh di magdi-debate ang isipan mo. Di ba? At yan kasi, ayaw kasi ng diablo na eh, ikaw ay maging mapanalanginin eh. Armas laban sa kanya yan eh. O, di ba ba? So, panghihinaan ka niya. So, maaaring impluwensya ang kanya na ma-divert ang isipan mo habang nananalangin ka. Eh, parang may naisip ka pang iba na kung nahiwalay doon sa ano. Dapat nakapokus ka doon sa panalangin mo. At kung dumarating sa punto sa'yo na hindi ka makapokus sa iyong panalangin, yun ang sahang mo sa panalangin mo. Diba? Panginoon, eh, parang lumilipad na isipan ko. Ibalik niyo po sa focus sa panalangin. Diba? Isahang mo yun sa iyong pananalangin. And I hope na ito po ay dumating, lahat tayo dumating sa punto na kung tayo mananalangin ay talagang parang andyan lang ang Panginoon na tayo nakikipag-usap sa Kanya at nararamdaman natin na pinakikinggan niya tayo at nararamdaman natin na didinggin niya ang ating panalangin. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po na kami po ay naturuan ninyo sa pagkakataong ito ng tamang gabay sa panalangin. Ang nilalaman ng isang mabisang panalangin, naway huwag namin makalimutan, Panginoon, na ito po ay sa inyong kagalakan na ipagkaloob sa amin ang powerful tool na ibinigay sa aming mga kamay. At naway magamit nga po namin ito powerfully sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Amen.